So, gusto ko lang i-share guys itong bagong laro ko na Cities Skylines 2. Sa mga gustong maglaro dyan ng Cities Skylines 2, ito ay pwede mong i-apply sa totoong buhay ito kasi may enough money ka dyan na nakalagay. Tapos ikaw na mag-build ng city mo, gawin mo na is gagawa ka ng road network, gagawa ka ng zoning, sa mo ilagay yung central business district mo, sa mo ilagay yung downtown, sa yung mga industrial, yung mga residential, airport, at saka yung mga iba pa. Itong humble city ko. Bale, ang unahin natin sa Central Business District. Dito ko nilagay sa may gitna. Hindi, hindi gitna. Sa may magandang part ng waterways. Yan yung Central Business District ko. Yung downtown natin. Grabe, hindi lang sa Pilipinas ang ano ang may problema sa traffic. Pati si Skyline City. Yes. Tapos, ito yung mga residential natin. Nilagay ko sa labas. Another here. Another here. Pero hindi pa tapos. And may residence. May residential din dito. Another residential here. Tapos here. Nilagay ko yung airport dito sa may medyo malayo. Para in case, para sa future, hindi na magkabuhol-buhol ng traffic. Mga volume ng sakyan punta sa labas. Operational na yan. Magalaw na yung mga, ano, mga aeroplano. Tapos, andito yung train station ko. Tabi niya. Para yung mga bumaba dito sa may, ano, sa may airport. Is baba sila dyan, diretso dito sa may airport, at sa may ano, train station. Papunta sa other cities, or sa downtown. Then, may subway din ako dito sa tabi niya. At may pararating. May paparating na train. Yes. Tapos sa likod niya, dito yung mga sirang, dito yung nire-repair yung mga car ng ano, ng train. Dito para naman subway. Tapos may golf course ako dito sa likod. May maluwag na golf course. Tapos naglagay na rin ako ng ano guys, mga windmill sa tabi niya. Operational na mga yan. Ito natin. Diba? Saka sa kabila. Dito guys, naglagay naman ako dito ng mga ano, camping site para sa mga mahilig mag-camp. Dito yung mga dito yung magandang part ng ano ng campsite. Then another here. So, may mga registration tayo dito. And weather. So, is para sa mga scientists. Research school. Tapos, may harbor ako dito for passenger.
papunta sa another cities. Paalis na yun sa isang book. Then may isang attraction ako dito para sa mga turista. Old castle for para sa revenue ng cities. Kasi lagi akong nandito, laging nalulugi. Mas marami yung ano, yung nagagastos kaysa sa mga income. Kaya kailangan magpatayo ng mga tourist spot sa mining, ganyan, industrial, car manufacturer. Dito ko nilagay yung mga mining ko sa medyo malayo. Ito yung crude oil. Ito yung wood. Hindi bawal mag-logging dito sa kanila. Do what you want. Dito yung taga, ito yung taga ng taga-cut ng ano, kahoy. Then, ito yung ano ko, dam. Ito yung malaking ano, kumikita sa city. Kasi pwede mong ibenta yung kuryente sa other cities. Malaking income sa pera to. Then, sa tabi niya, ito yung another planta, coil plant. Ito yung mga industrial planta, car manufacturer, dito lahat. Lumber. Ano pa? Water treatment plant. Wastewater treatment plant to. Tapos recycling company. Nakita nyo? Another planta. May solar plant naman tayo dito para sa another additional electric. Bale, naglagay ako ng ano, ng skyway papunta sa city para hindi ma-traffic. Ito yung entrance niya. Then, Vicente, ito yung mega prison ng Bong City. Then, residential, isamin natin. May sariling school. Medical clinic. Punta tayo sa downtown. Downtown natin is andito yung Technical University. Ayan. Beside it, mga apartments, commercial, elementary school, high school, magkatabi yan. Tapos may isang observatory tower for para sa to, para sa mga turista, dagdag income ng ano ng city. Lahat ng pumunta diyan is magbabayad.
Ram Depot. Tapos punta naman natin yung Central Business District. May mga modern tower here. Another here. Puro mga modern yung mga buildings dito. May mga postmodern pero karamihan modern na siya. Hospital. Another tower here. Office tower. And parking garage. Beautiful parking garage. Pakita ko lang yung mga ano guys, yung mga modern na building dito. Gaya nito. Tapos meron pa dito, sabi niya. Tapos itong magandang medical university dito sa ano, downtown. Ganda. Modern na modern. Ito yung pinakagusto ko lahat dito sa ano, sa city na to. It's the medical city. University. Then another hospital here. May magandang building ba dito? Sa gitna ng downtown. It is a apartment hotel. Step Hotel. Tapos pag-zoom in natin. Daming nagyo-yoga. At sa harapan nito is naglagay ako ng pedestrian lane papunta doon sa kabila, doon sa malaking building doon. Then sa center nito is my tram. Makikita nyo guys, doon sa dulo, observatory tower. Diretso to. Dito naman sa dulo dito, another attraction para sa mga tourists. And dito ko nilagay yung cargo harbor dito sa may dulo para yung traffic ng ano, ng mga boat dito sa city, so hindi magkabuhol-buhol, kaya dito ko lang nilagay. Ito yung napaka-interesting na gawin. Pag gagawa ka ng road papunta doon dito sa may, ano, mga mining stage sa taas. Nung ginawa ko tong road dito is uh,
kailangan ano ka, sundin mo yung totoong slope ng mga roads sa actual na buhay. See? Kasi kung straightin mo yan, hindi pwede. Hindi ka magagawa ng road pag straightin mo yan. Napaka-challenging na gawin to eh. Saka mag-e-enjoy ka talaga. So, yun guys. Hanggang dito na lang. Till my next video. And thank you sa panonood. Bye!